Ibaba mo yan! Ibig mong sabihin, sa tingin mo din ako si Gabriel ni Rasmus? Oo. Baka sila rin yung dahilan kung bakit nawawala si Inay. Sandali, hindi ako kaaway! Hinahanap ko lang si Alwina! Narinig ba yun? Hinahanap daw niya si Alwina? Patunayan mong marangal ka. Sumama ka sa amin na maayos nang hindi mo ginagamit ang kapangyarihan na binigay sa'yo bilang isang sugo. Sasama ako sa inyo. Dahil isa akong marangal na mulawin. At ayokong mabuhay na parang isang hayop na tinutubis. Yan ba ang sinasabi mong kinabukasan ng lipi natin, Ama? Nawawala ang pagka-Ravenna kapag pinanghihinaan ang loob. Palikan mo ang mga umapis sa'yo at turungin mo sila. Wala man lang silang intensyong litisin si Agilus. Sapat na sa kanila ang sumbong ng haraya. Kaya kailangan sumama ka sa akin pabalik para may magtanggol kay Agilus. May problema ba, Alwina? Hindi ko siguro kaya maipagtanggol si Agilus. Hindi kasi ako sanay sa mga ganyang klaseng usapan eh. Pero umaasa ako na anumang salitang bibitawan mo ay mabigat. Sugo ka rin naman, hindi ba? Bakit parang ayaw mo tumistigo para kay Agilus? Ikaw muna ang tatanungin ko. Bakit pa napakahalaga na maabsuelto sa'yo si Agilus? Dahil alam ko kung ano pakiramdam ng paparatangan, na pagbibintangan, nahuhusgahan ng hindi naiintindihan ng iba. Hindi magugustuhan ni Ravenna. Nababalik ako sa kinaroroon nila nang hindi ko napapatay si Alwina. Isang lugar na lang ang mapupuntahan ko. Baka doon ko na siya matatagpuan. Noon pa man, may pagtingin na ako sa iyo. Pagtingin na hindi pa sa isang kaibigan. Nung una kita makita, hindi ko makakaila ang tinitibok ng puso ko para sa iyo. Kahit isa kang mulawin at ako hamak ng tagalupa lang, nangarap ako umasa na isang araw, susuklian mo ng pagmamahal yung nararamdaman ko para sa iyo. Tuka, maaari ka bang kumuha ng tubig para mapainom kay Aramis? Inaapoy na siya ng lagnat eh. Ariana, napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Hindi mo lang alam. Ako nga may kasalanan sa iyo eh. Kung naniwala sana ako sa iyo, hindi sana mangyayari 'to. Kaya dapat mabuhay ka para makabawi naman ako sa iyo. Aramis. Aramis! Aramis! Aramis!
Pasensyahan mo na kung napagsabihan kita. Ayoko lang talaga na pagsasalitaan ng ganun si Gabriel. Masaya lang ang kinilalagyan niya ngayon. Malapit na siyang sumanib sa atin. Hindi natin dapat tinutulak palayo. Nakakasakit lang ng loob. Ang haba ng PC niyo sa kanya. Habang ako. Aminin ko lang na mahal ko pa si Vultra. Para na ako nakagawa ng mortal na kasalanan. Dahil kaya ko pang hulmahin si Gabriel sa anyong gusto ko para sa kanya. Anong ibig niyong sabihin, Ama? Hindi ko natupad ang mga pangarap niyo. Lumaki ka sa piling ko buong buhay mo. Kung nahulma kita sa anyong nais ko, dapat noon pa nangyari. Alam ko niloko mo ako. Dapat nalampasan ko na ang aking damdamin. Pero bakit hindi ko magawang patayin ka, Mag-Luis? Salamat po, Aling Rosing. Agilus, hindi lahat ng nandito ay naniniwalang kaya mong gawin ang binibintang nila sa'yo. Para sa'kin, ikaw pa rin si Julian, ang mabait na binatang kinupkop namin noon. Dali, Sharon! Bukas, haharapin mo ang bunga ng pagkakasala mo, Agilus. Patawad, Ama. Hindi namin nagawa ang inutos niyo. Sorry po, hindi namin nasinda ang mga tiga-Abila. Huwag kayong mag-alala. Magkakaroon pa kayo ng maraming pagkakataon. Sige na, maglaro na kayo ron. Yay! Kumuha kayo ng mga batang Ravenna. Hindi kami dumukot ang mga bata para gawing Ravenna. Katulad mo rin sila, Gabriel. Mga Ravenna mula sa pagkapanganak. Lalaki silang magiting, matapang, at matatagal loob. Kung nagpakita ko ng kainangan ng loob, gusto kong humingi ng paumanin, Ama. Pero na... natatakot pa rin ako sa dapat kong harapin. Matulog ka na, anak. Pagising mo, maliliwanagan ka. Dahil pagising mo, wala ka ng kaluluwa. Kailangan ba talaga ngayong gabi na kayo umalis? Baka pwede naman ipagpabukas na yung alis niyo. Ay, kay Veronica.
baka makarating na sila Agilo sa Avilang yung gabi. Kailangan makahabol kami. Malungkot kami na kailangan mo nang umalis sa Luina. Mas panatag ang loob namin kung narito ka eh. Pero sino ba naman kami para ipagdamot ka kung kinakailangan ka na sa ibang lugar? Teron, patawad eh. Pero kailangan kasi ako ni Agilus. Kapag nahanap mo si Gabriel, sabihin mo sa kanyang hindi ko ginustong saktan siya. Sabihin mo gusto ko lumigay siya sa pili ng babaeng nahirapat sa pagmamahal niya. Bantay sa akin. Huwag mo akong iwan. Aramis! Aviona! Ito na! Aviona! Ito na! Bakit? Buka. Patay na yata si Aramis. Ha? Aramis! Ano ka ba? Buhay pa? Ayan o, humihinga o gumagalaw yun dyan, o. Eh, tignan mo nga! Nakangiti pa, o. Natutulog lang yan. Panahon na para tanggalin lahat ng pag-aalinlangan mo, Gabriel. Raveno, anong ginagawa mo sa kanya? Pinawi ko lang lahat ng gumugulo sa isip niya. At binigyan ko siya ng magagandang panaginip. Alwina, anong nangyayari sa'yo? Alwina! Ilabas mo, Alwina. Mas mabigat pa ang dahilan kung bakit hindi ko may pagtatanggol sa Agnes. Anong dahilan?
nakita kong pinatay niyang Balasin. Meron ako nakita kong lahat. Ang ibig mong sabihin, totoo lahat ang binibintang nila sa kanya? Natatakot ako magsalita. Dahil hindi ko pa rin siya maitakwil. At baka ako pa yung bumitay sa kanya. Nakatulog ako. Kinailangan mo magpahinga. Wala ka sa kondisyong lumipad. Sarap nito ah. Nakapagpasigla. Ang nanay Lourdes mo ang nagturo sa akin gumawa niyan. Alam kong naghihirap ang loob mo. Pero nananalig ako sa'yo. Pagdating ng panahon, gagawin mong tama. Salamat. Dahil kay Agilus, kaya nagkakaganyan ang puno ng mulawin. Dahil sa kanya, sunod-sunod ang mga kasalanan natin. Baka masyado nating sinisisi si Agilus. Hindi naman niya kontrolado ang mga ulap. Ano naman ang nalalaman niya tungkol sa mga sugo at tanda? May mga kapangyarihan ng mga sugo na hindi pa natin nalalaman. Hoy! Kaya ganyan magsalita sa lola ko. Huwag ka magmamalaki sa pinuno namin. Tama na yan. Tumigil kayo! Hindi nyo na ginalang ang puno. Makabubuti ba sa'yo ang naglalakad? Dadali na lang namin sa'yo ang almusal mo. Mabilis gumagaling ang mga sugat ko. Hindi ko rin may pailawanag eh. Oo nga no. Nagigilim na yung sugat mo. At pakiramdam ko, may panibago akong sigla. Malakas ang tuhod! Alam mo, yan ang gusto ng mga babae. Ay! Excuse ah, sandali lang. Sasalok lang ako ng tubig. Alis lang ako sandali ah. Excuse! Aramis, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Paano mo nalaman na impostor ang Agilus na kasama natin? Dalian natin. Sandali! Bakit? Eh, narito na tayo. Natatakot ako makita silang lahat eh. Si Itay. Si Agilus. Ano kayong ginagawa nila kay Agilus ngayon? Iniisip ko palang hindi ko na maatim. Tatag lang ng kalooban, Alwina. Kakailanganin ni Agilus ang tatag mo upang makaraos. Kung narito lang sana si Inay. Laging siyang kalungan ko kapag nangihina ng loob ko. Pero nagpapasalamat rin ako na ikaw ang sumundo sa akin. Siguro hindi dahil sa'yo, hindi ako makakabalik dito. Oh, ano?
ba kayong maghanap ng almusal nang makabalik na tayo ng Avila? Mukhang alam ko na ako na magiging almusal ko. Simula nung malanta ang puno, napapansin kong nag-aalimpuyo ang damdamin ng mga tika-Avila. Nagbabadya ang kaguluhan dahil kumukulo ang dugo ng lahat. Ngayon, higit pa sa ibang panahon, kailangan natin lahat ng matatag na pamumuno, Bagwis. Lourdes, mabuti't nakabalik ka. Nangulila kaming lahat ng nawala ka. Salamat, Akila. Bakit napadaan si Dakila? Natatakot siya. Ngayon nakabalik na si Aguiluz sa Avila. Baka magkagulo ang mga tao. Pinapaalalahan na lang niya ako na gawin ko mabuti ang pagiging hari ko. Masakit para sa akin ang sabihin nito. Pero kailangan ko magpakatotoo. Bagwis, isang malaking pagkakamali ang ginawa mong pagpapakasal kay Veronica. Paano mo nasabi sa akin yan? Gayon na matalik mong kaibigan si Veronica. Kaibigan ko man siya. Pero hindi natin makakailang katotohanan. Kagabi magkausap tayo, na ikwento mo sa akin ang kanya nakaraan. Bagwis, hindi magandang tignan na ang isang hari ng mga mulawin ay kasal sa dating reyna ng mga Ravenna. Nakikilala kita! Ikaw yung ginawa kong Aguiluz! Ikaw pala ang batang lumikha sa akin. Kaya pala gano'n na lang interest ni Ravennum na makuha kita. Kung hindi ko mauwi kay Ravennum ang sugo, pwede na rin ang isang pipit. Pagaspas, Luis-Luis! Kailangan maghawak kamay tayo! Tinatanong mo ako kung paano mo nalaman na impostor ang Aguiluz na bumalik sa kampo natin. Nakudubang ko lang. Mabilis ko nakilatis ang Aguiluz sa maikling pagsasama namin. At parang may mali sa Aguiluz na bumalik pagkatapos may paglaban sa mga Ravenna. Pasensya ka na, Arimis. Nagbabakasakali lang ako. Kung alam mo kung sino ang peking Aguiluz at kung sino ang hindi, baka alam mo rin kung saan matutunto ng impostor. Kriminal ka! Kriminal! Kriminal ka! Kriminal ka! Kriminal! Sandali! Kriminal! Sandali! Hindi na kayo naawa! Hindi niyo naman naisip lahat ng ginawa niya para sa inyo! Kriminal yan! Alwina, maniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan. Kriminal ka? Wala akong kasalanan, Alwina. Kriminal yan! Ikaw ba yun, Aguiluz? Ano ibig mo sabihin, Alwina? Kailangan ko mabasa mga mata mo. Kriminal! Patayin niya! Huwag ang kaluluwa niya! Patayin niya! Patayin natin! Patayin!
Dalawa lang ang mababasa mo sa mata ko. Mahal kita. At hindi ko magagawa ang mga binibintang nila sa akin. Huwag kayong makinig yung sinasabi nila, makinig. Niniwala ko, Agilus. Niniwala ko. Dayan! Tumigil na kayo! Hindi na makinawa! Sandali! Kumakampi ka sa kriminalan! Palibasa! Dati ka rin na pena! Alam din ang kaluluwa mo! Tumigil ka ako! Veronica! Show.